Okay, so welcome to our IMG membership orientation. So this is our first step para magiging financially literate po tayo. Okay, so about your speaker this evening. Okay, so magandang lalaki ako sa inyong lahat. So this is my name, no? Andres M. Ripalda. Graduate po ng Bachelor in Secondary Education, major in Mathematics. Magaling po ako mag-compute. Now, nag-work po ako before sa Department of Education as public secondary school teacher sa Bohol Division. Then I met this company, no, last 2013. And I decided na mag-join last November 2 of 2013. Right now, I'm an executive marketing director, associate financial planner, certified financial educator, life license underwriter. Okay, so now, paano po ako napunta dito? Actually, I was invited by my friend. So like you, na-invite din. At first, hesitant po ako makinig before kasi for me, pag napakinggan natin yung mga invitation, parang allergic tayo kasi parang networking na. So yun din ang nasa mindset ko before. So that's why parang ayaw kong makinig sa nag-invite sa akin. But then, dumating ang point na parang sabi ko rin sa sarili ko, why not try? No? Bakit hindi natin subukan na wala namang mawawala sa atin? Kaya nung panahon na yun, no, actually, yun din ang time na nagbago ang mindset ko, nagbago ang buhay, especially sa buhay financial. Okay, so, and I'm so thankful to that person kasi hindi dahil sa kanya, dahil sa effort na ginawa niya, na nag-invite at nag-invite, wala talaga ako dito sa IMG. And right now, I'm doing this full-time. So wala na po akong trabaho ngayon. So full-time na financial educator. Okay, so sa mga nandito ngayon, siguro may nagtatanong, bakit po pinagpalit ko ang IMG, ang pagiging empleyado ko sa DepEd in IMG? Alright, so sa mga new, no, just open up your mind and open up your heart para maintindihan natin kung bakit po tayo nandito. So, ang company po natin is we are a brokerage company. So we are not networking company. We are operating worldwide and one of the biggest and fastest growing financial services companies in the Philippines. So, 22 years na po tayo sa financial industry. And we are not selling any products. We are helping people, assist people who want to themselves achieve financial security through financial education and proper building a proper financial foundation. Then we establish partnerships with the biggest companies in the financial industry. We have been able to help thousands of associates take advantage of the IMG opportunity with a flexible time commitment and schedule. And we have a proven system that helps you build a successful business. So, maraming natutunan at maraming natulungan na ang IMG and ako, isa ko sa mga taong natulungan ng company. Kung hindi dahil sa IMG, until now siguro baon pa ako sa utang, no? Until now, nasa DepEd pa rin ko ako na for me, it's a very stressful na buhay kasi wala po talaga akong plano na magiging teacher. But then, because of yung mga sinasabi nating kahirapan, walang ibang option kundi mag-teacher na lang. So, because of this company, natulungan, no? At nabago ang buhay. Okay, so we are now we are educator, no? We are teaching about financial education. That's why we have this global campaign for financial literacy. So, or financial education. Pag financial education ang pag-usapan natin, so we will be talking about savings, about investing, no? Yun ang matutunan natin dito, na proper management, no? Discipline sa sarili para magkaroon ng savings. As you can see in the slide, we have this 30 million by 2030. Ang ibig sabihin po dito, we want to educate 30 million Filipinos by year 2030. So sobrang dami, no? Pero right now we have more than 1.8 million members of IMG. So, lahat kami, no,
may ginawang campaign for financial literacy. Now, we have these offices. We are going worldwide. We have office in Hong Kong. But in Cebu, meron tayo sa GY. Sa Manila, o sa Makati, sa King's Court, sa World Center. Meron din tayo sa Europe. In Bohol, nandito po ako ngayon sa office sa Tubigon, Bohol. So, ako po yung nagdala dito. Now, sa operation, no? Ako po yung nag-manage po dito. Now, here, since nagtuturo po tayo, of course, meron tayong book na ginagamit ngayon. No? We have The Secret to Saving and Building Your Future. Kagandahan dito, pwede kang magiging financial educator sa sarili mong family. And matuto po tayo dito, especially building a solid financial foundation. So we have this book. Ang kagandahan dito, libre lang. Now, we have also workbook. So parang kang nag-schooling lang dito. So mag-undergo ka ng schooling dito. Meron tayong mga benefits na workshop. So may matutunan tayo. And now, right now, bakit namin tinuturo? Bakit namin ginagawa na nag-educate po tayo? Because right now, we are facing a challenging future. So we are facing in four major areas. Number one, uncertain ang ating labor market. Marami sa mga Filipino ngayon or mga tao ngayon na nawalan trabaho. Ang iba dyan, nag-retrench or redundancy. Pero ang ibig sabihin lang po dyan is many people nawalan ng trabaho. Termination din yan. Alright? So marami din mga company ngayon na nag-replace na sila ng mga workers because of automation, because of technology. Kaya hindi po tayo mag-prepare, so baka isa po tayo sa magiging victim po dito. No? Kasi mag-nag-relay po tayo kung anong meron at sa atin ngayon. Take note that kung anong meron tayo ngayon, we cannot guarantee that next year or tomorrow, applicable pa yan. Second, low savings and high debt. Isa to sa mga napakalaking challenge ko before. Matagal na po ako sa trabaho, pero walang savings, maraming utang. Sino po sa inyo dito ngayon na nandito na maraming savings? And how many years na po ba tayo sa trabaho? Anong marami? Anong meron? Karamihan, no, sa ang mga karamihan sa mga kakilala ko, ang meron sila is utang, no? So dito ko na realize na kung hindi ka mag-prepare sa future, kung hindi ka mag-ipon ngayon, darating ang time na magre-retire ka, wala kang pera. It's very simple. Kung mag-ipon ka ngayon, may pera ka in the future. Di ba? Sabihin mo naman, hindi po talaga makapag-ipon si Andres kasi marami talagang mga gastusin. Kahit sabihin mo pa na wala kang maraming gastusin, for sure, next year, matanda ka na talaga. Kaya dapat mag-prepare ka. Anong gusto mo? Pag edad mo ng 65, magtrabaho ka pa rin para makasurvive. No? So, dito ko nakikita na maraming mga Filipino ngayon, beyond 65 years old, nagtrabaho pa, just to survive. Hindi po yung parang enjoyment lang. Just to survive. So marami dito, nakita ko siya sa Hong Kong, no? Sa Jollibee, matanda na, nagtatrabaho pa rin. Nung gusto mo, ganitong edad mo, magtatrabaho ka pa rin. Kaya napakadaking challenge yan, especially sa buhay natin. Next, number three is about the high cost of education. Actually, I was one of those people, no, na nakagraduate man to, nakagraduate ng college, pero nag-self-support para makapag-graduate talaga. Kasi parents ko hindi nag-prepare. So, buti na lang, may nag-alok ng libreng education, scholarship, and then nakapurso sa college years. And then nakapag-graduate din. Then, so this is one of the biggest challenges right now na we're facing. Number four challenge, increasing cost of living. Many people have difficulty in saving money for their future needs. When the need arises, like emergency repair, illness, tuition fee, alam mo ba kung anong option? Mangutang. Super galing sa mga tao ngayon, mangutang, di ba? Now, ang pag-increase sa mga bilihin natin ngayon, presyo ng mga bilihin, no, hindi natin makontrol yan. So, kaya maraming mga tao ngayon nahirapan, no? So, kung tingnan mo yung mga bilihin natin ngayon, ang pera, napakaliit na lang ang value, no? So, super mahal, no? Inflation. Mag-increase sa mga prices ng commodities natin, we cannot control. Pero ang sarili natin, pwede natin i-control. So, kung marunong ka lang talaga mag-manage at may mag-guide po sa'yo, kahit
Kahit malataas pa ang presyo ng mga bilihin, makapag-prepare ka pa rin. Dati, when I was in elementary, ang 1 kilo na rice, no, actually, ang natandaan ko is, ano lang, 15 pesos per kilo. But now, ano na, 55. Sobrang mahal. Diba? Imagine, so kaya kung hindi ka mag-prepare, ikaw talaga ang mahirapan. Hindi lang ikaw, pati ang pamilya mo. No, so these are the 4 major challenges. And you need to take control of your future. Because your future is not in the hands of your employer. Tama ko ba? Wala sa employer mo, wala din sa government or union, nor your bank broker. Ibig sabihin, nasa kamay mo lang ang future mo. You need to understand that you, if you are employed right now, well, hindi goal ng employer mo na magiging mayaman ka, maging successful ka. Tama mo ba? Ang goal ng employer mo na makasahod siya sa'yo, hindi siya pa yung magiging mayaman. Alright? So, you need, do not waste your time working with somebody else na hindi ikaw ang magiging successful doon. So, the future is in your hands. That's why you need to make money. Right now, no? Maraming mga tao ngayon na super relaxed. Sinayang nila ang oras nila. May mga tao din na magaling maghanap ng pera. Sabi nga nila, no? IMG, no, isa sa mga trainers dito, sabi nila, make money while you can and when you can. Kasi darating ang time na kahit gusto mo pang mag-income, wala ka ng capacity to earn. Kasi ang katawan mo, mahina na. So, dapat, you need to make money. Huwag mong sayangin ang oras, no? Katulad ngayon, nandito tayo ngayon. So, congratulations, by the way. Now, and then, making money is not enough. Bakit? Kasi, kung nag-income ka ngayon ng 10,000, tapos ang expenses mo 20,000, lugi ka pa rin dyan. Wala pa rin magbabago dyan. So, dapat, kung may income ka na 20,000, dapat mag-save ka rin. Kasi sabi ko nga kanina, ang income mo hindi siya permanent. Temporary lang siya. Ngayon may income ka, bukas posibleng wala ka ng income. Tama po ba? Kaya dapat mag-ipon ka rin. Disiplina lang pag-save. And it is your hands. No one else na interested po dito kung di ikaw lang. Kung wala kang pera kasi hindi ka nag-save, ikaw din mahirapan. And then you learn how to accumulate money. Ang pera, pwede mo siyang i-accumulate. 1,000, 10,000 ngayon, or 100 peso. O diba? Then you need to learn how to protect also your money. Kasi nowadays, maraming mga scam na company ngayon. And dapat alam natin yan. So, ang future mo, nasa kamay mo lang. Okay? So, paano mo ito magawa? Dapat magiging money manager ka. How to become your own money manager? You need to understand how money works and how to make money work for you. Dapat alam mo kung paano ang pera gumalaw. Okay? So, we have a book na kung saan makatulong po sa atin, The Secret to Saving and Building Your Future. And then, kung gusto mong magiging or marami kang matutunan, just ask, no? Ask copy of this, especially sa mga bago dito, mag-ask po kayo ng copy para meron po kayong reference, no? Para hindi po tayo parang ano lang dito, no? So, we have the reference, this book, no? You Become Your Own Financial Educator. So, ano ba talagang ginagawa natin dito sa IMG? So, we help people in building a solid financial foundation or strong financial foundation. At paano ba natin to i-build up ang future natin, ang financial foundation po natin? Sabi dito, like building a house, you must build it from the ground up. Build it right and build it strong. So, dapat, ang unahin mo, dapat meron ka talagang proper healthcare. So, bakit mo kailangan meron kang healthcare? Kasi hindi mo alam kung hanggang kailan ka lang healthy. Baka bukas, hindi ka na healthy. So, sinong magbabayad sa hospital kung magsakit ka? So, walang iba, kundi ikaw lang din at ng pamilya mo. So, kaya dapat ito talaga unahin natin kasi life is uncertain. Pwede kang magkasakit bukas. So, kung gamitin or kung nag-rely ka lang sa PhilHealth mo or sa healthcare sa company mo, hindi din enough yan kasi darating ang time na mag-retire ka. The minute to retire, kung ma-healthcare ka man ngayon, hindi mo siya pwedeng dalhin ang healthcare mo, tama? Kailan ba tayo magkakasakit, bata or matanda? Well, matanda ka na. Ang lolo ko nga before, no? Namatay ang lolo ko bago siya kinuha ni Lord. Nag-in and out po siya sa hospital. Kasi ang sakit niya is complication.
Kaya dapat may makatulong sa atin, especially during old age. So kaya dapat ang healthcare mo is proper. Mayroong tinatawag na supplemental, proper healthcare. So kung meron ka na nito, dapat mag-invest ka rin sa insurance. Dapat meron kang life protection. Ano bang purpose po ng life protection? Is to protect your family. Alam mo ba kung bakit? Kasi if you are the breadwinner right now, tapos bigla kang uwi ni Lord, anong mangyayari sa pamilya mo? Kasi meron kang dalawang anak, tatlong anak, tapos bigla kang kinuha ni Lord. Mahirapan sila. Kaya dapat meron kang life protection. Ang purpose mo dito, para protected ang family mo. Kasi if you are the breadwinner, you are like money machine. If you are money machine, darating ang time na ang machine masira. Dapat merong replacement. Insurance is the best replacement. Kung meron ka na nito, dapat ang utang natin is i-manage din. Kasi like before, when I was employed, super dami kong utang. So dapat mamanage ang utang. Kung meron kang utang ngayon, ang advice ko, bayaran mo. Tapos kung bayad ka sa utang mo, huwag ka nang mangutang ulit. Kasi napakahirap. Pag marami kang utang, imagine na nagtatrabaho ka para magbayad sa utang. Napakahirap yun. No, so naranasan ko din yan. So kagandahan lang dito sa IMG, nagtuturo po tayo kung paano natin i-manage ang utang. Meron tayong workshop po dito. That's part of the benefit. And another is, dapat mag-create ka rin ng emergency fund. Bakit mo kailangan may emergency fund? Kasi katulad ngayon, may emergency. No? Meron na tayong tinatawag na new normal. Hindi paano ka kung magka-emergency ka? Sa lahat ng mga bagay na hindi mo pwedeng tanggihan is the emergency. Kasi pagka nagka-emergency ka, nagkailangan mo udalin ka sa hospital, hindi pwedeng sabihin na bukas na lang kasi wala pa tayong pera ngayon. Alam nyo guys, pwede mo tanggihan ang gutom, no? Pag nagugutom ka, pwede mo siyang tanggihan. Pero ang emergency fund, hindi mo siyang pwedeng tanggihan. Kasi kung nagugutom ka, pwede ka namang uminom ng tubig. Diba? So, building an emergency fund is very important. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan mangyayari yan. And the last one here is the investment. So, we need to invest because darating ang time na mawala ang capacity natin to earn. So, investment is also good. So, sabi ko nga di kanina, kung mag-build up po tayo, dapat mag-start po tayo dito sa pinakababa and then going up. Okay, so, dati when I was in deep end, ang alam ko lang is investment. Wala pa kong alam ng healthcare, insurance. Kung saan pag-manage sa utang, kung anong emergency fund. Wala pa kong alam dati, but mabuti na lang na-invent ko dito sa IMG. Nag-guided ko ako at nabago ang mindset ko. So, yun ang ginawa namin ni IMG. Now, at least analyze this one. Paano kung ang meron ka lang is investment? Tapos nagkasakit ka, ang investment mo hindi din siya tatagal. Marami tayong kilala na maraming pera. But nung pumasok sa ospital, ano nangyari? Naubos ang lahat ng mga ari-arian nila, bininta at binayad sa hospital kasi walang proper healthcare. Oh, di ba may mga ganyan bagay? Marami din tayong kilala na biglang kinuha ni Lord, walang protection. Kawawa talagang pamilya nila. Kaya ang advice ko sa inyo ngayon, i-check mo ano na dito or saan dito ang na-build up mo na, ang nasimulan mo na. Kasi kung wala ka pa nasimulan dito, tutulungan ka namin para ma-build up mo yan. Alright? So build up a solid financial condition para magiging secure ang future mo. Sa buhay natin, meron tayong X-curve concept. Actually, when I was in deep ed, lagi ko itong ginagamit ang X kasi I'm a math major. But then, here in IMG, dito ko naintindihan bakit natin laging hinahanap si X. Because ang X po pala is ang blueprint of your life. Ibig sabihin, plano. Plano sa buhay mo. Kasi ang buhay natin, may dalawang curve lang tayong sinusunod. Una, ang money line and then responsibility line yung going down. Ang risk money line is kailangan mo siyang i-increase. And then yung responsibility line, kailangan mo siyang i-going down, i-decrease mo siya. Ngayon, lahat tayo, mula tayo dito sa young. So lahat tayo, no? Marami sa mga young people ngayon, walang savings. Tama? Kasi ikaw din siguro dati, wala ka rin savings. Or baka hanggang ngayon, wala ka pa rin savings. Di ba? Bakit po wala tayong savings? Because ang responsibility natin is high. Ano ba yung mga responsibility? Kailangan natin food, shelter, clothing, education, health,
debts or loans, di ba? These are the responsibility na hindi mo pwedeng tanggihan. Ano bang nag-provide po dito? Meron ka ngayong ano, tinatawag nating income. Meron kang income ngayon, nag-work ka for the money ngayon, so meron kang tinatawag na active income. Ibig sabihin, you work for the money. Kailangan mo magtrabaho para meron kang income. So bakit mo kailangan mag-income? Kasi meron kang responsibility. Kaya marami sa mga nagtrabaho ngayon, walang ipon. Because of high responsibility. You know what? Ang journey natin is from younger to older. So dapat, kahit meron kang responsibility dito, kailangan mong mag-discipline sa sarili mo para meron kang ma-increase mo ang income mo. O, kailangan mo ngayon na mag-save kahit maliit lang na pera. For example, mag-disiplina ka, 100 pesos every day na amount. Malaki ba yung 100 pesos every day na savings or maliit? You know what? Napakaliit ng 100 pesos na savings. Let's say you do it for 1 month. Ginawa mo siya for 1 month. How much money you save? That's 3,000 pesos, tama? Paano kung ginawa mo siya in 1 year? So 3,000 times 12 months is 36,000. Let's say ginawa mo siya from this time up to 10 years. Hindi yung 36,000 mo nagiging 360,000 na siya. So by just disciplining yourself, by saving 100 pesos every day, ang life mo magbabago. 10 years from now, meron ka ng 360,000 pesos. Paano kung ginawa mo siya for 20 years? Hindi meron ng 720,000. Let's say, ang edad mo ngayon is 30. So 20 years, pag 50 years old mo na, meron ka ng 720,000. 100 pesos lang amount na savings. Paano kung nag-retire ka na, nag-ipon ka lang, 100 pesos, hindi, mag-add ka ng another 13 years, meron ka ng 1 million na savings. Hindi, malaki na ang savings mo. Pag-retire mo na dito, of course, ang mga anak mo dito, wala nang nakapag-graduate na, meron na sila sariling family, so wala ka ng responsibility. Ang problema dito, kung hindi ka nag-save, marami ka pa rin responsibility. Diba? Kaya dapat, it's your responsibility here to increase your savings kasi the minute you increase your savings, your responsibility will going down. So meron kang savings dito, malaki ang savings mo, meron ka pa bang needs? Meron ka pa bang mga basic needs? Meron pa, hindi yan mawawala. Pero ang malaking expenses po dito is yung health. Diba? Kaya dapat meron kang passive income. Ano ba yung passive income? Ang pera na ang nag-work para sa'yo. Yun passive income. O, diba? So marami tayong makilala ngayon na hindi nag-save for many years, then nung nag-retire sila, nagtrabaho pa rin. Tingnan mo yung mga makita natin sa Facebook. Matatanda na pero tatrabaho pa rin. Bakit? Kasi hindi sila nag-save. Alam mo guys, ang buhay natin mayroon tayong if in between. Life, in between mayroong if. Kung tanggalin mo si E and si CL and si E. Kaya dapat, yung if na yan, question yan. What if I die too soon? Or what if you die too soon? Question, who will take care of your family? And what if you live too long? Who will take care of you? Or who will take care of me? Sino mag-alaga sa'yo kung tumanda ka? Kung marami kang pera, siguro secured ka. Ha, diba? So dito, kailangan nating ma-address yan. What if you die too soon? Kung ikaw to, you are the breadwinner of your family. Tapos kinuha bigla ka ni Lord. May mga tao bang nangarap na kunin sana sila ni Lord kaagad? Wala. Kaya dapat, no, life is uncertain. Hindi mo alam kung ano mangyayari sa'yo bukas. Kung may mangyari sa'yo, tapos mayroon kang isang asawa at dalawang tatlong anak, but who will take care of them? Kaya dapat mo kailangan mong i-protect ang family mo. Paano mo sila i-protect? By insurance. Question kasi, if love mo ba ang family mo? Kung love mo ang family mo, ito ang sagot. Dapat meron kang insurance. Kung totoong love mo family mo, kasi hindi mo alam kung hanggang kailan lang ang buhay mo. Because insurance is income replacement. Yan po ang mag-replace income mo. So paano kasi kung kinuha ka ni Lord tapos wala kang insurance, anong iiwan sa pamilya mo? Mag-iwan ka ng malaking utang. Kasi ngayon, no, kung tingnan mo, ang culture sa mga Filipino,
ikaw pang namatayan, ikaw pang magpa-snack sa mga tao. Walang mag-vigil kung walang mag-snacks. Diba? Income replacement dapat meron tayo. Second question, what if you live tolong? Anong kailangan mo? Kailangan mong i-protect ang family, ang sarili mo. Protect yourself. Paano mo i-protect ang sarili mo? Dapat meron kang investment. So dapat yung savings mo, paunti-unti lang siya, pa 100-100 every day, nung lumaki na siya, na-invest mo siya, and magiging LOI ka. Ano ba lang, ano yung LOI? Living on interest. Alam mo ba, isa to sa napaka-gandang information na pakinggan ko way back 2013. Dito ko na-realize. Kaya pala, taas ang responsibility ko kasi hindi pa ako nag-save. And gusto ko talagang mapunta dito na side. Diba? Kung tatanungin ko kayo, sa dalawang side dito, left side and right side, ano ba ang gusto mong side? Of course, lahat tayo dito gusto sa right side, tama? Tanungin mo sarili mo, saan ka na ba ngayon na side? Sa right side ka na ba o dito ka pa ba sa left side? Tapos ang edad mo, matanda ka na. Diba? So, don't worry kasi ang goal natin ngayon is helping people. Kung nandito ka sa right side ngayon, tutulungan ka ni IMG para makamove ka dito sa left side o sa right side. Kasi pag tumanda ka na, mas maganda yung mag-enjoy ka na lang. Maraming magtitaker sa iyo kung may pera ka. Okay, so paano mo pagalawin ang pera? How do we make money work for you? We have this Albert Einstein. Mayroon silang na-discover na rule of 72. The power of compounding interest. So, rule of 72, 72 is the constant number. Dividing the number 72 by the interest rate of your savings or investments will give the estimated number of your estimated number of years, it will take for your money to double. Sa madaling salita, kung meron kang 10,000 pesos ngayon, nag-open ka ng savings account in the bank, tapos binigyan ka ni bank ng 1%, how many years magiging 20,000 ang 10,000 mo? If you are using the formula, oh yan, 72 divided by 1 equals 72 years. Meaning, ang 10,000 mo, magiging 20,000 siya after 72. Now, let's say ang edad mo ngayon is 30, 72 years from now, ilang taon ka na? So, siguro you are 102 years. Ah, diba? Hindi pala siguro. Kasi numbers don't lie. Ah, diba? Buhay ka pa kaya pag nagiging 102 years old ka na. Marami sa atin, hindi at siguro patay na tayo dyan. No? So, kaya dapat, no? 1%. Dapat alam mo kung saan mo ilagay ang pera mo. Kasi dito, 1% binigay lang sa bangko. Yun ang return sa bank. Ngayon, for example, bibigyan ka ng bank ng 4% kasi ang pera mo malaki. O, diba? Or nag-open ka ng yung mga time deposit, no? Yung mga may time frame bago mo siya kunin ang pera mo. Let's say, mayroon kang 100,000 ngayon. Kailan magdudubli ang pera mo kung 4% ang kikitain yan? Using the rule of 72, 72 divided by 1 is divided by 4% is equal to 18. Meaning, 18 years from now, magdo-double na siya. Kasi ang edad mo is 29 plus 18, 47 plus 18, 65. Ang 100,000 mo nagiging 400,000. Ang tanong ko po sa inyo, 400,000, malaki na ba yan? Or maliit lang yan? Alam mo ba naman, napakaliit na yan. Kasi ang magiging kalaban mo dito is the inflation. Yung pag-increase sa prices ng commodities. Kaya napakaliit lang na pera yan. O ngayon, after mo ma-deposit ang pera dito sa bank, kasi binigay mo dito, ano kayang gagawin ni bank sa pera mo? Ilagay lang ba ito nila sa vault or i-reinvest nila? Of course, i-reinvest nila kasi ang banko, may alam sila ng malaking interest. Kasi dito sa 12% nila ma-invest. So of course, 29 years old ka rin, nag-invest mo sila dito. So dito sa 8%, so kailan magdudubli ang pera mo? 72 divided by 8 is equal to 9. Meaning, 9 years from now, magiging double ang pera mo. Kung mayroon kang 100,000, magiging 1.6 million siya. O, di ba? Now, nag-retire ka na dito, kunin mo na 400,000 dito. Ang gagawin din ni bank, i-withdraw din nila ang 400,000 dito at ibibigay nila sa'yo. Magkano bang naiwan ni bank? 1.2 million. O, di ba? Anong ginawa nila sa 1.2 million mo? Yun ang pinasahod ng mga empleyado nila. Or ni-reinvest din nila sa malaking interest. Kasi ang banko, mayroon pa silang alam na nagbibigay ng
malaking interest. O, ang tanong, tuturuan ka ba nila o hindi? 101% hindi. Alam mo ba kung bakit? Kasi negosyo nila yan. Diba? Very self-explanatory. O, diba? Kung dito sa 12% kikita ang pera mo, every 6 years po siya, magdudubli. Meaning, sa 29 years old, pag 65 years old dito, nagiging 6.4 million na ang pera. O ngayon, kukunin mo lang dito ang 400,000. Diba? Yun ang kukunin nila dito. 400,000, ibalik nila sa'yo. Yun ang ibigay nila sa'yo. Magkano naiwan ni Pak? 6 million? Tama? Alam mo ba kung anong 6 million? Ano ang tawag po dyan? Yan, tinatawag natin cause of ignorance. Kasi wala kang alam. Diba? Nag-relay ka lang dito sa bank. Diba? So, yun ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, maraming Filipino, walang pagbabago sa buhay kasi walang time mag-aral. May time magtrabaho. So, busy working hard for the money. Hindi nila alam kung paano gumalaw ang pera. No? So, ang 6 million, ang tawag dyan is cost of ignorance. No? Cost of ignorance yan. Kaya, lagi namin sinasabi na financial ignorance is expensive. Millions ang mawawala sa'yo. Diba? So, bakit ang mga mayaman lalong yumaman? Kasi, ang mga mayaman, alam nila kung saan makikita ang 12%. Bakit ang mga mahirap, mas lalong hirap? Kasi, ang mga mahirap, kumangutang dito sa malaking interest. Pero kung mag-ipon, dito sa napakaliit na interest or dito pa sa walang interest. Kasi doon sa alkansya. Alam mo ba ang kung anong tawag sa alkansya? Ang tawag po dyan is alkansya siya. O, diba? Bakit? Ang pera mo walang tubo, ang presyo ng mga bilihin nag-increase. O, diba? Dapat alam mo yun. O ngayon, kung tatanungin ko kayo, saan po kayo gusto mag-invest? Sa 4, sa 8, or sa 12? Of course, dito tayo sa 12%. Ang tanong, alam mo ba kung saan makikita ang 12%? Kung wala ang alam, don't worry kasi nandito po ako, tuturuan ko kayo saan makikita. Yan. Do you know about savings and investments? Do you know about how mutual funds work? Dito natin makikita si mutual funds as ang 12% sa mutual funds. Dapat alam mo yun mamaya. Mag-attend ka mamaya kasi meron tayong topic dito. Sa mutual funds, pwede mong ma-offset ang inflation and taxes. You can offset inflation. Kasi sa mutual fund, doon ang interest 12% or more, doon natin makikita. Magkano ba ang, how much inflation rates ngayon? Actually, 6% na ang inflation rate ngayon. So, napakataas na lang. Napakataas. Kung ang pera mo, ang interest is 4%, hindi lugi ka pa ng 2%. Diba? So, importante talaga na may alam tayo. Saan natin makikita si mutual fund? Okay, so, saan ba nag-invest ang mutual fund? Dito natin makikita sa Philippine stock market. So, mayroon tayo kasi ditong dalawang paraan sa pag-invest po dito sa stock market. Like for example, Jollibee. Mayroon din tayong tinatawag dito na indirect. Mayroon din tayong tinatawag na direct stocks. When we say indirect, dito tayo dumaan ni mutual funds. Kasi mayroon ditong fund manager na siya ang bumibili ng share dito sa or siya ang bibili ng share dito sa Jollibee or sa BPI, siyang bumibili ng shirt dito. Kaya ang tawag dyan, indirect. Oh. How about direct stocks? Ang direct stocks, ikaw po ang bumibili ng ikaw ang bumili ng share dito ng sa Jollibee, sa SM, yun direct stocks. Oh, diba? So, ang pag-invest po dito actually, maganda yan. No? Depende lang yan sa kung anong expertise mo. Matagal ka na sa pag-i-invest, pwede mong gawin yung direct stocks trading. Pag bago ka pa sa pag-invest or kaka-start mo pa lang, ang advice ko sa iyo, pag-aralan mo si mutual funds kasi one of the best investment 'yan. Sino po yung mga mutual fund company partners natin? Meron tayo si Rambar Financial. These are the companies na nagbibigay sa atin ng access. Meron din Soldivo, Sun Life. So dito po tayo sa mutual fund, sila po yung dito po tayo mag-invest indirect to stock market. Meron po tayong direct, itong MyTrade. So, depende yan kung ano ang gusto mo.
Another, do you know about long-term care? What if you live too long? Yung sabi ko kanina, if you live too long, who will take care of you? So dapat alam mo ang long-term care. Right? Long-term care, mag-provide po siya ng healthcare when you retire or when you stop working. Someone to take care of you when you get old. How comfortable is your healthcare situation after 60? Depende na yan sa decision na ginawa mo today. Do you expect the government will take care of you or children will take care of you if you live too long? You know what? You cannot guarantee. You know what? Kasi pag tumanda anak, ang anak mo, magkaroon din siya ng sarili ng pamilya. Katulad mo rin sila. Nung nagiging 20 ka na, nagka-boyfriend ka na. Pagka 30 mo, nagka-pamilya ka na. Ang anak mo, ganun din ang gagawin nila. Kung tumanda ka na, sino mag-take care sa'yo? Kung wala kang long-term care, matrouble ka. Kasi pag tumanda ka na, maliban sa may sakit ka pa, wala ka ng income. Posibleng mangyari sa'yo ang tinatawag na healthcare crisis and retirement crisis. Maraming mga kilala tayo na mga namatay because of complication. At doon naubos ang pera nila. Alam mo, sa buhay natin, ito dapat itanong mo sa sarili mo. What if I die too soon? Who will take care of your family? And what if I live too long? Who will take care of you? Or who will take care of me? Yun, itanong mo yan sa sarili mo. Kung ikaw to, kung mangyari sa'yo, anong kailangan mo? Dapat, mayroon kang life insurance. Kaya yun, building a solid financial foundation. Because life insurance is instant money. O, hindi po tayo nagbibinta dito. We educating people. No? So, ito ang dapat meron ka kung sakali may mangyari sa'yo. O, kailan ka ba bibili ng insurance? Pagpatay ka na? Ngayon na. Nung wala ka pa or hindi mo pa kailangan. Another, what if you live too long? Well, take care of you. Anong kailangan mo? Dapat meron kang investment. Kailan ka ba mag-invest pag wala ka ng pag-retired ka na? Ngayon dapat. Kasi pag tumanda ka na, tapos may investment ka, money is working for you. Pero hindi this enough na meron kang pera. Alam mo kung bakit? Kasi pag tumanda ka na, may pera ka, dapat meron ka ring healthcare. Kasi pag tumanda ka na, ang sakit mo, magre-reunion yan. Posibleng meron kang arthritis, may diabetes ka, may rheuma, posibleng makalimutan mo pa yung pangalan mo kasi ang sakit mo is Alzheimer's. Di ba may mga ganyan sakit? Hindi ka pwedeng mamili. Paano kung wala kang pera? Paano kung wala kang investment, wala kang long-term care? Kawawa ka. So magiging pabigat ka sa pamilya mo. Okay, ngayon, kung love mong pamilya mo, totoong love mong pamilya mo, dapat mag-prepare ka ngayon. Baka sabihin mo naman, Sir Andres, ang liit-liit ng sweldo ko. Hindi talaga ako makapag-save. Wala talaga akong magagawa kasi ang liit-liit ng sweldo ko. You know what? Kahit sabihin mo pa na wala kang sweldo, maliit ang sweldo mo, kailangan mo pa rin gawin to. Kasi maniwala ka sa akin sa hindi, bukas, posibleng magkasakit ka, the more kang mahirapan. Pag tumanda kang wala kang pera, the more kang mahirapan. May nakikita ka bang mga matanda dyan na walang pera? Anong nangyari sa kanila? Yung mga parents natin, di ba? Nagiging pabigat. Di ba? So, hindi naman natin ipagkaila na parents natin sila, di naman tayo makatanggi or di naman pwede na itakwil natin yung mga parents natin kasi love natin sila. Pero, ang mga anak mo pag ikaw ang tumanda, kung anong na-feel mo ngayon, yun din ang ma-feel nila. Pasa yan, pasa. Kung ang naramdaman mo ngayon, gusto mo ipasa sa kaibigan mo or sa mga anak mo, edi huwag kang mag-prepare ngayon. Simple. So ito kailangan mo talaga. Dapat mag-invest ka, may insurance, may healthcare. So kagandahan ngayon, meron po tayong company partners itong Kaiser Ultimate Health Builder. Dito natin siya makikita ang program na mag-provide sa atin. Alright? Savings program. So, parang allocation lang yan. Nag-allocate ka lang ng small amount of money. So, ang idea po dito is ganito. 7 years ka lang mag-ipon. Tapos, 20 years ka nga na mag-enjoy. Anong meron dito pag nag-save ka? Yan. Pag-save mo dyan, parang allocation lang. Kasi,
Bakit nasabi kong allocation? Kasi hindi po pwede lahat ng pera mo dito mo siya ilagay. Diba? Bakit allocation? Kasi the same lang yan sa kung mayroon kang nag-allocate ka ng pera para sa allowance ng anak mo or nag-allocate ka ng pera padala sa family mo sa Philippines kasi OFW ka. Yun, allocation. Or nag-allocate ka ng pera para sa boarding house mo. Nag-allocate ka ng small amount. Paano kung magkasakit ka? Ang tanong ngayon, mayroon ka na bang allocation? Kung wala ka allocation ngayon, sino magbabayad sa hospital kung magkasakit ka? Kaya dapat, mayroon kang allocation. For example, ito lang, kay 100, 200 pesos lang ang allocation dito every day. Mag-ipon ka lang for 7 years. O, diba? Mag-ipon ka lang for 7 years. Tapos, mayroon kang healthcare dito. Mayroon kang insurance. Mayroon ka pa rin, mayroon ka rin investment. O, yun ang ano dyan. Ang investment dito is 10% ang return. Okay, so hindi ko ito i-elaborate ng masyado kasi mayroon ko tayong proper na session po dito. So, 7 years ka lang mag-ipon. Kung may mangyari sa'yo dito, mayroon kang coverage sa hospital. Ibig sabihin, mayroon makatulong sa'yo. Ang kagandahan, hindi yung pera na inipon mo dito ang gagamitin. Ang benefit na health benefit sa pera na inipon mo. Pero hindi mo kailangan mag-pray na sana magkasakit pa ako dito para magamit ko siya. Kasi pag hindi mo siya magamit dito, mayroon kang maraming pera pag mature. Maghintay ka lang dito ng 13 years, 8 years to 10 years, mature na siya, edi pwede mo nang makuha ang pera mo dito. Kung allocation dito, 200 pesos every day, mayroon kang makuha dito na 1.1 million. Pag halimbawa, 40 years old ka ngayon, tapos 20 years to na plan, ibig sabihin, 60 ka na. Kung mayroon kang 1.1 million kasi nag-ipon ka ngayon, 1.1 million, 60 ang edad mo, mayroon kayang mag-taker sa'yo or wala? 101% may mag-taker sa'yo. Pagpalagay natin, hindi mag-taker mo, hindi kalagaan sa anak mo, mayroon ka pa rin option, pwede mong i-hire ang mga kapitbahay mo para mag-alaga sa'yo. Bakit maraming mga caregiver na mga OFW, nag-caregiver abroad, sino ba yung mga inalagaan nila? Ang mga matatanda. Pag ikaw ang tumanda, may mag-take care ba sa'yo or wala? Yun dapat alahanin mo. Kaya dito sa IMG, tinuturo namin. Hindi kita binintahan dito. Kung gusto mo yan, pwede mo siyang kunin. Kung ayaw mo din yan, okay lang din. Wala po tayong problema dyan. Pero balikan mo ang question na yan. What if you die too soon? Who will take care of your family? And what if you live too long? Who will take care of you? Kung mayroon kang Kaiser, mayroon siyang insurance, check na yan. Kung kumuha, nag-allocate ka ng pera sa Kaiser, mayroon siyang investment, check na yan. Mayroon pang healthcare. Alam mo ba ang pinakamaganda, ang pinakagusto ko dito? Ito, pinakagusto ko, yan. Number 10 benefit. I-emphasize ko talaga yan. You have lifetime network access to over 500 hospitals and over 1,000 doctors for as long as you have funds. Ang lolo ko, namatay siya, bago siya namatay, in and out siya sa hospital. Posible din yung mangyari sa'yo. O diba, maubos ang pera mo, mahirapan ka. Kaya dito, Kaiser, kaya the more po ako nagiging passionate na mag-share dito kasi alam ko, makatulong yan. Nagamit ko na ba yan? Yes, nagamit ko na yan one time. Sinong nangarap na magamit natin yan? Wala talaga nangarap na sana magamit natin. Pero sabi ko nga sa inyo kanina, posibleng magkasakit ka anytime. Diba? So, helpful itong program na yan. Tanungin mo ang taong nag-invite sa'yo dito para malalaman mo yon. And right now, we are in a new world of possibilities. We are in the era of informed consumers. Ngayon, ang mga tao ngayon, mga knowledgeable na. Kaya ngayon, uso na ngayon, ang DIY. Do it yourself. Sabi nila, if you want to become successful, learn how to do it and do it yourself. Marami ngayon mga tao nagbubook ng ticket. Hindi na pupunta doon sa ang tawag doon, hindi na pupunta sa travel agency para magbook ng ticket. Anong gagawin mo? Mag-online booking ka na. Yun ang ginagawa ngayon. Kaya mga tao ngayon, may mga sariling paraan para makasave talaga. Bakit may mga nag-member ng Palawan Punsya? Ang mga company ngayon, may mga membership platform na din sila. Ah, diba? Ano bang IMG? Ang IMG, concept po siya in the financial industry that assists people.
At maraming benefits nito. Assist people to help themselves, who want to help themselves in building their financial foundations. At marami na natutunan na ngayon, ang natulungan ng IMG. Marami tayong mga tinuturo dito na ikaw mismo, pwede mo siyang i-maximize once you are a member. Ah, diba? We are a membership platform na kung saan parang pareho lang siya sa ESM, like ESM Advantage Card. Alam niyo siguro yun. Dito sa IMG, may mga benefits po tayo kung magiging part ka dito sa IMG. We are in a membership revolution. Uso na sa kasi ngayon, yung mga tao nga nagme-member ng nagpa-member sa church kasi gusto nilang benefits. Ano bang benefits sa church? Yan, makapag pwede kang magdasal doon, makasimba ka, tapos pwede kang makabinyag ng anak mo, pwede kang magpakasal. Yan ang mga benefits as a member. Ah, diba? So dito sa IMG, maraming members. In fact, mayroon tayo, sabi ko kanina, we are more than 1.8 million. Sobrang dami na tayo. Bakit? Because of the benefits. Number one, mayroon tayong benefit number one, free ebook. Yan, napakaganda. The Secret Saving and Building Your Future. Yung sabi ko kanina, na pwede kang magiging money manager. Pwede kang magiging financial educator. Basahin mo siya 100 times. At ma-realize mo dyan. Anong mali sa ginagawa mo, finances mo. Kung bakit hanggang ngayon, wala ka pa rin pira. O, diba? Benefit number one. You can do it yourself. Diba? DIY yan. Once member, you can access that book. Number two, we have free ebook. O, diba? Workshop or financial workbook. So you can maximize that book. Na kung saan, ikaw mismo, that book is exclusive for you. And then, meron tayong financial workshop. Ang kagandahan dito, libre. O kagaya ngayon, sabi ko kanina, gusto kang matuto kung paano increase ang cash flow mo. Kasi ang income mo ngayon, napakaliit lang. Hindi, kung gusto ka matuto kung paano mag-increase ng cash flow, mag-member ka ng IMG. Alam mo ba kung bakit? Meron tayong workshop. Kung marami kang utang ngayon, meron tayong debt management na workshop. Gusto mo mabayaran ng utang mo ng medyo ng madaling panahon? Mabilis na mabayaran mo? Mag-workshop ka. Dito sa workshop 1, benefit number 3 yan as an IMG member. Workshop 2, gusto kang matuto kung paano i-build ang solid financial foundation mo? Attend ka sa workshop 2. Gusto mo malaman kung how much protection is enough for your family? Attend ka rin sa workshop 2. O, diba? Marami talaga. Para kang nag-enroll dito ng isang kurso na about financial management. Alam mo ba, dito napakaganda kasi libre, walang bayad yan. Subukan mong mag-enroll sa isang university. Hindi ka pa nakapasok sa school, nagbabayad ka ng enrollment fee. O, diba? Alam mo, matutunan mo doon? Ang matutunan mo sa school, salitang ugat, like root word, laba. O, diba? Anong kasunod doon? Naglalaba. Anong sunod? Naglaba. Yun lang matutunan mo doon. Dito sa IMG, dito matutunan mo building wealth, asset accumulation. Very powerful. Grabe, no? Wala talagang mawawala sa'yo. Iwan ko lang kung hindi ka mag-decide dito na mag-member. Kami dito na maximize na to. Gusto mo malaman kung paano mag-build ng wealth para sa family mo? Attend ka ng workshop 3. Kasi kung hindi mo malaman kung paano ang mag-build ng wealth sa pamilya mo, kung hindi mo alam, sino bang magsimula sa pamilya mo? Diba? Another, retirement planning. Gusto ka mag-prepare para sa retirement mo? Ito ang advice ko sa iyo. Attend ka sa workshop 4. Gusto mo magkaroon ng negosyo, business, o dito, building the business in the financial industry. Malalaman mo kung magkano kikitain mo kung magnegosyo ka dito sa IMG. Ah, diba? Diyan mo makikita. Attend ka lang workshop. Libre yan. You can access once member ka. Number 8, free financial check-up. Ito na, libre din. Part yan sa financial education. When we say financial check-up, similar po siya sa medical check-up. Ang medical check-up, magpa-check-up ka medical if you want to know kung healthy ka ba physically. Sino mag-check? Ang expert, ang medical doctor. Now, kung ang sakit mo is yung sakit sa bulsa, kasi hindi pa nga, kaka-receive pa lang sa sweldo mo, ano ginawa mo? Naubos ka agad ng pera mo. O, diba? So,
very important na malalaman mo rin how financially healthy you are. Sino mag-conduct po doon? Ang financial expert. O di ba? Kasi kailan ka ba naka-experience na nagkaroon ka ng financial check-up? Wala. Di ba ngayon dapat, kaya maraming mga tao ngayon na walang pera kasi ang nangyari, hindi sila nagkaroon ng financial check-up. Number 9 is about EFP. O di ba? Dito sa EFP, parang title yan. Katulad ng medical doctor, MD. O, parang dagdag sa pangalan mo. Ang attorney, abogado, lawyer, attorney. So, dagdag din sa pangalan. Dito sa IMG, meron dito yung dagdag sa pangalan, EFP. Associate Financial Planner. Meron tayong certification program. O, di ba? Magbabayad ka lang dito ng 1,500. Meron pa tayong mga free gift. Ito, libre yan. Pero wag mo lang kunin kasi patay tayo dito. Free personal accident insurance. Up to 300,000, libre. Once member ka ng IMG. Oh, ngayon, kung marami kang mga kaibigan ngayon na walang insurance, di sabihin mo mag-member ka ng IMG. Kasi walang bayad yan once member ka. Up to 300,000. Kaka-member mo pa lang, 100,000 yan. O, may mga tao nag-member lang, nangutang sa card para magkaroon ng insurance, 100,000. Dito, libre. Diba? Number 11, about Fidelity Life. Ito, different na yan. Da po, yan. About po yan sa, kung sakali may mangyari sa atin, mamatay po tayo, pang final expense. Bayaran mo lang siya ng 500 pesos. Alam mo ba, ang similar po dito, yung program sa St. Peter. Ang program sa St. Peter is, ano, magbabayad ka monthly, tapos meron ka rin kabaong. O, diba dito, 50,000, makabili ka ng magandang kabaong dito. Ang kagandahan, 500 pesos lang ang ibabayad mo dito sa Fidelity Life. Once member ka sa IMG, ang first na gagawin mo, mag-member ka muna. Yan talaga ang first na gagawin mo. Another, meron din tayo sa Vision Care. O, di ba, lahat tayo na medyo malabo na ang paningin natin. At kung bumili ka ng eyeglass, libre ang dalawang frame mo dito sa Dilos Reyes Optical. O, di ba? Napakaganda. Super ganda. O, di ba? So, libre frame, dalawang frame. Number 13, ito pa, napakagandang gift. Member ka na ng IMG, puntahan mo ang Kaiser Medical Center. Marami tayong medical center sa Cebu, sa Manila, marami tayo. Unlimited free consultation sa member. How much consultation fee ngayon sa doctor? 500. Dito sa Bohol, 350. Pero pag pupunta ka doon sa city, 500 yan. Dito sa IMG, libre. Ayun, kagandahan dito sa IMG. That's part of your benefit. Doon ka lang pupunta sa Kaiser Medical Center. And then, for example, magpa medical services ka doon, magpa laboratory ka, wala ka pa rin ba? May discount ka. Hindi libre. Discounted ka lang. O, diba? Pati ang pamilya mo, discounted rin. Benefit number 14. Benefit number 15. Ito, napakaganda. All new members become automatic mutual funds investor. O, diba? Magkano? 1,000 pesos package yan sa membership fee. O, diba? Yan ang gandahan dito. Super galing. Super ganda talaga. O, diba? So, kahit hindi ka pa marunong mag-invest, automatic investor ka na. Pwede mo bang dagdagan? Yes, pwede. Pero mag-undergo ka ng workshop. Mag-attend ka sa workshop. Workshop 3. Para the more ka may matutunan. Para mawala yung mga baka sa buhay mo the minute mag-invest ka na. Kasi sa pag-invest, kung maliit or konti lang ang kalaman mo, marami ka talagang baka sa buhay mo. Alam mo ba yung baka? Baka mawala tong company na to. Baka ang pera ko mawawala. Ang dami mo talagang baka sa buhay mo. Kaya tuloy, hindi ka nag-member kasi baka ang sasabihin mo, baka mawala si IMG. Guys, we are 22 years na. Ako, almost 7 years na dito. At nagawa ko na yan. Diba? Proven. Walang company na tatagal ng 22 years. Number 16, access to Kaiser program. Ito sa healthcare programs, yan. Dito natin makikita ang long-term care. Yung sinasabi ko kanina, 720. O, diba? Ang kagandahan po dyan, kung gusto mo ng healthcare sa pamilya mo, hindi mo na kailangang ahinti.
ikaw mismo maka-access dito. Ibig sabihin, kung may access ka, malaki ang ma-discount mo. O, di ba? Super galing. Ikaw mismo maka-access. Number 17, Manila Bangas Life. Access din natin yan. Mayroon silang most 18, multiple options over term. Kung gusto mo ng educational plan, i-access mo yan, i-avail mo yung most 18. Hindi an educational plan, pero pwede ka maka-withdraw dito pang bayad sa tuition fee ng anak mo. Covered ka pa sa insurance, napaka mura ang premium. Mayroon pa siya ditong IRA. Ang IRA is income replacement assurance. Ibig sabihin po ng IRA, kung ma-admit ka sa hospital, mayroon kang income. O, di ba? While na-admit ka, mayroon ka pa rin salary per day. O, di ba? Yun ang program ni Manila Bangas Life. Na kung saan, kung ikaw, gusto kang mag-prepare kung kasakali magkasakit ka, na mayroon ka pa rin income, hindi kukuha ka ng IRA, ngandahan dyan, hindi mo kailangan ng ahente para magkakuha ka. Ikaw mismo, access. O, di ba? Mayroon pang tie-up sa Everest kung sakali kunin tayo ni Lord. All right, ba? All right, number 18. Exclusive to IMG members. Free investment seminars. So, 'di ba? Yung kanina, gusto kang mag-invest doon sa Jollibee, mag-invest ng SM Ayala. Pag-aralan mo 'to. Dito, libre lang ang seminars natin. Ang kagandahan, access natin yung mga mutual funds, zero entry fee. Ibig sabihin ng zero entry fee, walang bayad kung mag-invest ka. Sa ibang company diyan, kung doon ka sa ibang company, mga mutual fund company, mayroon naman pwede ka makapag-invest doon. Kaya lang, magbabayad ka sa membership fee. I mean, mayroon siyang entry fee. Alam mo ba kung magkano? It's about 2% to 3%. Which means, if you invest 100,000, magkano bang 3% to 100,000? That's 3,000. Okay lang siguro kung isang business ka lang mag-invest. Pero let's say, magdagdag ka na naman, another 3% na naman. So, malaki din kawalan sa pera mo. But here in IMG, walang bayad. Libre lang. Diba? Walang bayad. Forever, zero sales load. Number 19, access to a stocks online trading platform with free investment guidance, analysis, and updates. Dito, ikaw ang nagda-direct stock trading. Nagbabuy and sell ka. Parang gambling. Maganda din to, pero so risky. Diba? Especially kung bago ka pa sa pag-i-invest, risky yan. Number 20 is access to ozone therapy. Kung gusto mong modify ang edad mo, pwede mo siyang ma-discount yan. Maka-discount ka dito. Then, maka-access pa tayo sa partner sa Palawan. Partnership with Palawan Express. Kung mag-invest ka sa Soldivo, dito mo idaan, meron tayong special rate. Even Palawan Pawn Shop, nagiging partner ng IMG. Then, very powerful. Ngayon, kung mayroon kang binabayaran ng mga insurance ngayon, like car insurance, fire insurance, mayroon kang malaking ma-discount. O, di ba? Malaking magiging discount mo. And then, meron din tayong discount sa members discount sa real estate. Dito sa SMDC, tinanggal nila ang mga agent nila dito. Di ba? May mga real estate agent. Tinanggal po nila. Habi ng Infinity. O, di ba? Memorial lot. O, gusto mo mag-invest ng memorial lot, dito ka rin. Discount. Special discounts sa an IMG member. So, dito, number 25 to 78, dito, tuturuan nila tayo kung paano mag-Facebook ads or paano ka kikita sa Facebook marketing. Paano ka mag-email marketing, tuturuan ka rin ni Alan mo. Dito, about kung paano mag-create ng libro. O dito, kung paano mag-create ng funnels and paano mag-close ng real estate. So, these are the people, meron silang mga special courses para makatulong sa'yo na mabuild mo ang business mo. Maka-discount tayo. Ito sinasabi ko kanina, number 29, Everest Memorial Concierge Service. Kung sakali may mangyari sa'yo or may mangyari sa mga loved ones mo, makatulong sila. O, di ba? Makahanap sila ng mga funeral homes. Lahat ng mga funeral homes, maka-access tayo. O, di ba? Number 20, number 30, pwede ka dito sa APS IMAX, law firm yan, Asset Preservation Services. Now, mag-create ka ng sarili mong corporation, para hindi mag-aaway yung mga anak mo sa property na iniwan mo, o, di ba? Dito, para ma-preserve yan. Mayroon pa tayo number 31, auto program. O, dito, na marami na talang nakabenefit dito. Yung mga nagme-member lang para maka-discount sa car purchase po nila. No? Grabe, super, super galing. Ito pinakagusto ko. Business in the financial industry. O, di ba? This is your reward. Kaka-member mo pa lang ng IMG,
Tapos pwede ka na magkaroon ng mag-create ng sarili mong business. You own your own business. You own a business. Ibig sabihin, kung meron ng business nito, ikaw ang boss. O, sino ba sa inyo dito gusto magiging boss? Hindi, mag-member ka ng IMG. Di ba? So, walang boss dito. Lahat tayo dito magtutulungan. Tinuturoan natin. So, number 32 is about becoming a financial educator. Pwede mo siyang gawin during your part-time or you can own your time here. Ang gagawin mo lang, hanapin mo lang yung mga taong gusto mong tulungan. Kasi if you help a lot of families na matulungan mo, you can also achieve the income you want and become free. Diba? That's number 32. Another number 33, ito, napakaganda rin. May mga conventions outside Philippines. Ibig sabihin, pwede ka maka-travel the world. Ngayon, for example, gusto ka mag-travel. Siguro kung may pera ka, pwede na mo naman yung gawin. Pero, mas maganda kung libre. Diba? May mga libre dito na travel. In fact, in my success in this company, I traveled 10 countries because of IMG. So when I was employed in DepEd, never talaga ako nakapag-travel. O, diba? So, but in IMG, nakapag-travel because of this company. Ito, I cannot guarantee na makukuha mo yan, pero depende na yan sa'yo. In fact, dito, mga recognition yan. No? So, pwede mo siyang kunin kasi nandyan yan. May mga tao na nakukuha dyan. Ako, hindi po, wala pa ako nakuha dito. Meron lang ako, iyan, watch, meron pa akong pin. O, diba? Pwede mo rin siya makuha. Ring, pwede mo siyang makuha. Pwede. Ibig sabihin, kung wala kang gagawin, never talaga na yung makuha mo. Ang sasakyan din, car. O, diba? O, number 35, ito pinakamaganda. Walang bayad. So, dito, may MD, may SMDs, may executive. Bakit may posisyon tayo? Kasi, sabi ko kanina, nag-business ka na mayroon tayong IMG career. Mayroon tayong career dito. Katulad ko, when I was employed in DepEd, I have my DepEd career as a teacher. Dito sa IMG, I also have IMG career. Hindi po tayo nagbibinta dito ng products. Nag-educate po tayo. At maraming benefits. Tingnan mo, ang mga benefits na nandidiscuss ko sa inyo, kung mayroon kang benefit dyan na isa na pinakagusto mo, mayroon kang dahilan para magiging part ko dito. Katulad ko, isa sa pinakagusto ko, gusto magiging boss sa sarili ko. Magkaroon ng sariling business. At gusto ko talagang magkaroon ng additional income. At ginawa ko yan ang number 32. Nagsishare po ako dito. Gandahan, nag-work po ang business sa akin. Kaya ngayon, patuloy na nag-a-advocate. Kasi maganda pag marami kang matulungan. Alright, so ang tanong, so these are the travels, no? Makikita natin sila. Yan, super dami ng mga travels. So, ayan, kasama po ako dito sa Quantum of Brasis. Ako yung nasa gilid. Diba? Punta po kami doon sa Great Old China. No? Makikita mo dyan. Alright, so Thailand, no? Japan. Punta po sa Japan, Malaysia. Alright, so dito sa San Francisco, hindi pa po ako napunta dyan. Pero nakapunta po ako sa San Francisco, Talibon, Bohol. O, diba? Mayroon San Francisco, pero hindi lang sa US. Diba? Ang taga Cebu, mayroon din, mayroon doon. San Francisco Camotes, no, di ba? Para mabilis ka lang makapunta. Okay, so, yung sabi ko kanina, nasa DepEd pa ako, no? Tingnan mo, napaka-stress. Okay, so, yun sila po yung mga kasama ko. So, share ko lang kunti. After na 4 years na ginawa ng IMG, green jacket, so, nakatulong ko na mga maraming tao, nakapag-travel, Singapore, Malaysia, Vietnam, yan, mga travel ko yan, Great Wall of China, alright, so, sa Malaysia, yan, sa Batuking, excuse me, kasi nag-gubat. Okay. Okay. So, yan mga travels ko. Super, ayan, pinakita ko sa inyo, Quantum of Brasis. This is one of the best na experience in this company, IMG. So, nasubukan kong makasakay ng isang cruise ship. Isa sa mga napakalaking cruise ship in the whole world. Dito ko na parang na-realize na feel kung gaano ka sarap mamuhay ng isang mayaman. Dito ko rin na-realize na ang pagiging mayaman, hindi madali.
Kailangan mo magsakripisyo, kailangan mo mag-effort, magdisiplina sa sarili mo para magiging magiging successful, magiging mayaman ka. Hindi madali maging mayaman. Pero pag magiging mayaman ka na, ang buhay ng isang mayaman madali lang. Marami kang matulungan, marami mong pasalamat sa iyo, 'di ba? So dito ko nakita. Nakaka-realize din po ako diyan. Kung gusto mo mang maging mahirap, pwede rin kayong maging mahirap. Wala kang gagawin sa ginagawa mo, mahirap ka. 'Di ba? So sakripisyo din maging mahirap. 'Di ba? Like katulad ng pinili mo na mag-alaga ka na lang sa mama mo or diyan wala ka na lang gagawin, mag-alaga ka na lang buong buhay mo sa anak mo. So sakripisyo, mahirap din 'yan. Pero ang buhay ng isang mahirap, napakahirap. You cannot enjoy your life. You cannot maximize your time. Wala kang magagawa kasi wala kang pera. Yun talaga na nakita ko na mas maganda pag ang buhay mo mayaman ka. Now, pag nagiging part ka na dito sa IMG, mayroon kang sarili mong account. You can log in, yan, you can log in dito at marami kang mayroon kang sarili mong portal. Kikita mo na dito and then yung investment mo, yung 1,000 pesos na initial investment mo, dito mo siya makikita sa Solvivo. O di ba, gusto mo maging money manager? O ikaw na, mag-manage dito. I-click mo lang ang view portfolio, makikita mo na yung investment mo. O di ba, makikita. Marami pang mga benefits dito. Like, ano bang this life, the rest. Yan, makikita mo yan. Okay, so, yan, mayroon kang ID. Yan, ID ko yun. Okay? So, sa investment ko yan, no? Kung mag-invest ka na, makikita mo yung Solvivo. Diba? Solvivo funds. So, this is my certificate. Yung 50,000 sa Fidelity. Wag, hindi ko kunin yan. Kasi pag kinuha ko yan, wala na kayong speaker. Kasi patay na tayo. Ito din, personal accident insurance. 100,000 yung akin. Diba? Pero again, hindi ko kunin yan. Ito, pwede natin kunin kasi frame yan sa eyeglass. Diba? Dalawang frame sa eyeglass, pwede mong kunin. Tingnan mo, 2 pairs per year. Diba? So, nabil ko dati, no? Dalawang frame, oh. Yan, ang na-avail ko is before, nag-avail po ng dalawa. Diba? Every year naman dalawang frame. Magpa-consult ka sa Doctors Medical Center, yan ang ID natin. So, ID ko yan. So, ikaw din, member ka, meron ka na sarili ng ID. Okay, so gusto mo ma-check yung company natin? Tingnan mo doon sa YouTube, IMG Turning Point Stories. I-click mo, makikita mo silang Ma'am Jessica, Ma'am Ginaline, these are the people. May mga domestic helper po dito. Si Ma'am Shelly, housewife. Okay, may doktor din. May mga professionals. Si Jess Valier, telecommunication engineer. Si Rusty, civil engineer. Yan, sobrang dami. Okay, so i-check mo. Para ma-check mo ang credibility din sa company natin. Diba? Sobrang dami dyan. May mga tao nagiging milyonaryo na. These are the proof. Yan, sa Cebu lang yan. Cebu. Wala pa sa Bohol. So, ako ang first sa Bohol. Mayroon na pala. Pangalawa na pala ako. Si Ma'am Rosa Bidu. Okay? So, super, no? Super. How to start? Simple. Become a lifetime IMG member. Mayroon kang ID. O, yan ang ID. Juan de la Cruz. Magkano bang kaibayan mo? Ask the person who invited you. Kasi alam nila kung magkano ang membership fee. Tanungin mo sila. O dito ka magbayad sa Palawan Express, sa membership fee mo, or pwede ka magbank transfer dito, or magbank deposit, or using your PayPal or credit card. Ikaw nang bahala. No? Baguhin mo ang buhay mo. Dapat meron kang gagawin ngayon. Right? So, to end, sabi dito ni Bill Gates, if you are born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it's your mistake. Huwag mong sayangin ang buhay mo. Kasi, pag wala kang ginawa ngayon, magiging sayang yan. So, dapat mag-decide ka ano ang gusto mong mangyari sa buhay mo. No? So, dapat isipin mo talaga na dapat mayroong magandang mangyari sa buhay mo. Kasi, mas maganda pakinggan pag some of your dreams ma-achieve mo. Kung sa tingin mo sa mga ginagawa mo ngayon, ma-achieve mo yung pangarap mo, ipagpatuloy mo yan. Huwag kang mag-member ng IMG. Pero sa tingin mo, 10 years ka na sa trabaho mo, 20 years ka na sa trabaho mo, wala pa rin nangyayari dyan,
aba, magising ka na. Gumising ka na. Kasi, kahit dagdagan mo pa, mag-add ka pa ng another 10 years dyan, wala pa rin mangyayari sa'yo. Ako, 12 years po ako sa DepEd nag-work, 2.8 million ang sweldo na kinita ko sa DepEd. May nangyayari ba? Wala. Kaya, nagising sa katotohanan, sabi ko, kung mag-add pa ako ng another 10 years dito, 12 years, sigurado ang edad ko magiging matanda na. Wala pa rin mangyari. Marami pa akong nakikita ng mga nag-retire. Walang nagbabago sa buhay nila. Nakareceive ng pera, pero walang alam kung paano i-manage ang pera nila. Wala pa rin. Wala pa rin pagbabago. To sa IMG, kagandahan. Malalaman mo, ma-educate ka kung paano mo i-manage ang finances mo. So, panalo ka dito sa IMG. Kaya, huwag mong sayangin ang oras. Huwag mong sayangin ang time mo because time is non-refundable. Financial independence is not only a dream, it's a decision. Dapat mayroon kang mag-decide ka na buko pag-uwin mong future mo. Dapat mag-decide ka na mayroon kang gagawin ng pagbabago sa ginagawa mo. Kasi kung wala kang baguhin sa ginagawa mo ngayon, tapos mag-expect ka ng pagbabago, mag-expect ka ng changes, hindi yan mangyayari. Walang mangyayari dyan. Paano ka mag-expect na may changes na wala kang ginawang pagbabago sa ginawa mo? If you do exactly what you did 10 years ago, kung gagawin mo yan ngayon, wala pa rin mangyayari sa'yo. At yun na ang nakikita ko. Diba? Binago ang ginawa ko, nag-change po ako ng, kumbaga, nag-create po ako ng ibang, nag-change po ako ng mga ginagawa 6 years ago, and then after 6 years, may pagbabago na. So, thankful and forever grateful po ako sa tao na invite dito. Okay, so I hope may natutunan po tayo. So, this is your speaker, Andres Ipalda, your financial educator. Pwede mo akong tawagan, pwede mo akong i-text. Okay? Huwag lang yung text na mag-ask ka ng load. O, di ba? So, pwede mo akong i-email. Pwede mo rin i-check or i-visit mo yung Facebook page ko. IMG is building your future. Okay, so Facebook Messenger ko, ayan ang pangalan ko. Okay, thank you very much. See you in the next class and to God be all the glory.